So, ito na yung assembly ng hose. Pinutol ko lang nga to kasi para may access ako. Total, hindi naman to kailangan. Well, ayun, kakabit ko na rin yung bagong nabili ko. So, meron siyang dalawang clip para dito sa gitna, para dito sa dulo. So, ito sa caliper. Ito naman mga ka-Uljek, mga master, boss, ito na. Ito na lang ang kailangan matanggal, itong dulo niya. Yung may fitting na yan. Saka sa brake line, medyo pasaway kasi kalawangin na nga. Makipagpunong braso ako rito. Ayaw talagang matanggal, no? So, ang gagawin ko na lang, painitan ko na lang siya nitong torch para medyo lumambot. Kasi talagang halos bilog na itong nut niya doon sa ilalim. So, painitan ko yun siya. Pasaway eh. Ayan mga boss. Ginamita ko na ng torch. Wala naman kasi tayong asete din. So, ito lang yung portable. Siguro, pwede na to. Pag talaga pasaway yung tornilyo, kailangan yan na suplete. Painitan. Okay na siguro yan. Patayin ko na. Okay. So, umuusok. Kailangan gamitan itong channel. Kailangan gamitan ko nito. Kasi, dito sa mga wrench eh. Yung mga wrench na ganito eh, bumibilog talaga. So, mahirap din to. Wala rin akong tiwala dito. Ito yung doon sa maliit sa ilalim. Bumilog na dahil dito. Kaya inipitan ko na lang siya ng vice grip. Ito namang malaki sa 17mm para dito, ganun din bumibilog. So option ko na lang talaga itong isa saka ito. Yeah, medyo mano na, umikot na rin sa wakas. Wala lang talaga sa init. Ayan, lumambot din siya sa wakas. Kailangan talagang pakuluan muna bago lumambot. Parang buto-buto. Oh. Ayan na mga ka-Uljek. Ito na yung kaputol. Nagbigay ng hard time. Ayan, nagliliki yung fluid niya. So, ito na yung assembly ng hose. Pinutol ko lang nga to kasi para may access ako. Total, hindi naman to kailangan. Well, ayun, kakabit ko na rin yung bagong nabili ko. So, meron siyang dalawang clip para dito sa gitna, para dito sa dulo. So, ito sa caliper. Ito na, ito na yung bagong ipapalit ko. Kasi sabi ko nga, nag-sticky brake siya. Ayun na, bago na. Okay. Ayos. Bago ko ilagay ito sa pwesto niya, kailangan ko muna itest kung ilalagay ko muna ng air pressure dito sa dulo. Then, kung mapipil kung may hangin dito sa dulo. Ito nga pala yung luma na tinanggal ko sa harapan ng brake. Ito yung hydraulic brake hose or flex brake hose. So ngayon, gagawin ko kung bakit siya nagbe-brake ng kusa kahit hindi mo i-brake. Gusto kong ma-pinpoint kung ano ba talaga dahilan. Marami na akong pinalitan from piston, pati yung ano niya, yung bushing niya, yung rubber bushing pinalitan ko. Binigay lang ako ng mga 1 week, bumalik na naman yung problema. So sabi nila, palitan ko daw ng brand yung caliper. So ngayon, bumili ako ng brand yung caliper. Nung kinabit ko na, ganun din, no? So, pagbibigyan ka lang ng mga 20 to maximum of 30 kilometers, pero sa long drive, hindi pwedeng ganun. Kasi bumabalik yung problema. Kung ano yung problema talaga nung brake na yun. Hindi talaga matuldukan kung ano.
kailangan malaman mo kung anong dahilan bago ka magpalit para masolve yung problema. Okay, dito muna tayo sa bago. Ito, brand new, ikakabit ko mga ka-ulo jack. Ilalagay ko ito sa dulo. Titignan ko yung dulo niya kung may hangin. So, ibabangga ko rin sa tissue kung gagalaw. O, see? Yan, ito naman luma. Katry ko din. Mga wala. Wala, barado, mga ka-ulo jack. So, ito yung problema. Hindi yung piston, hindi yung kasama niyang rubber bushing. So, hindi masosolve yung problema kung yun lang ang papalitan ko. So, ibig sabihin, sa madaling salita, walang problema yon. Ang problema, ito. Ito ang problema. Kaya nag-i-stick in yung brake pad ko sa harapan. Ngayon lang yung demonstration na ginawa ko. Simple kung bakit kailangan ko palitan. Halos napalitan ko yung buong assembly. Ito na lang hindi napapalitan. So, ito pala talaga ang problema. Okay, gagamitan ko ng itong steel brush yung nuts niya kasi may mga kalawang dun sa pinaka-thread. Para pag isinalpak ko yung bago, madali siyang kumapit. Saka hindi rin magiging pasaway. Nasa ko na konti para malinis yung thread. So hindi muna ako gagamit ng tools para sa pag-ikot ito. Kamay muna. Kasi kapag habang umiikpit, so kung hindi kakayanan ng kamay, doon mo lang iyaro ng tools. Yeah, medyo masikip na. So gagamitan ko na siya nito. 17mm na open wrench. Okay, so matigas na. Andalin ko na ito. So kailangan ipihit ko kasi meron siya ditong parang groove doon sa dulo. Yan, ganyan. Malaglag siya sa pinakabutas niya sa side. Then ito po sa ilalim. Lagyan ko siya na ng pin dito sa ilalim. So kailangan po ito ilalagay sa pinaka-down dito sa ilalim. Tapos itong rubber na black na to, isusok-sok. So paganyan po. Tapos habang ito, nakasandal dito. Then, itataas po natin. Ayan. Ganyan. Ganito po yan. Kailangan nakasiksik dito sa pinaka-groove niya. Ayan, ganyan. Okay na siya. Masikip na. Medyo konting linis lang dito sa thread niya kasi medyo lagyan ng konting kalawang. Ito po, isasalpa ko na itong yung pinakadulo niya. Kamay muna ang gagamitin hanggang sa humigpit. Saka muna yung tools. Gamit ko rito 13mm itong wrench na ito. Tapos na po tayo. Lalagyan ko na lang ito ng fluid saka i-release yung hangin. Kasi meron itong air pocket na sinasabi. So ito, nailagay ko na itong dulo niya, 13mm, yung clip dito sa gitna, tapos sa kabilang end, yun yung brake line. Ayan po. So ngayon, pakikita ko na sa inyo yung pag-bleeding nito. Okay? So ngayon, konting advice lang, no? Sabi ko nga kanina, nagpalit ako ng brand yung caliper. Kasi nag-i-stick yung pad. So, nai-stack yung brake. Kahit hindi ako nagbe-brake, nagbe-brake. So, ngayon, na-end up akong palitan ng caliper para ma-solve yung problem. So, ngayon, mga after ilang days lang, o let's say a week, bumalik yung problema. So, hindi pa rin nalutas yung problema. Ngayon, ang susunod na option ko ay palitan na lang din tong yung brake hose. So, ngayon, bago na, tinanggal ko na yung luma. At tinest ko nga na barado pala. So ibig sabihin pala nun, yung brake fluid niya hindi nagre-return dun sa pataas, pabalik.
So push tayo ng push, nag-a-add lang siya rito ng sumisikip lang siya. Kada nag-a-add ng brake, higpit na higpit dito sa brake pad yung pagbe-brake natin. So hindi siya nare-release kasi yung system nga niya sa ano, yung brake fluid niya galing rito, hindi na ibabalik pabalik dun sa taas. So na discover pala natin na barado yung sa lumang katandaan na rin. So, ilang years na rin nakakabit yung dito. So ngayon, pinalitan ko na lang sa harapan, yung dalawa sa harapan, pinalitan ko nitong hose. So ito lang naman side ng may problema, pero ikabit yung side, wala naman problema. Both side brand new na yon para magamit ta sa long drive. Okay, babalik ko na yung gulong, tapos sasalinan ko na yung brake fluid, mag-a-add na ako doon para ma-drain na rin yung hangin nito at magkaroon na rin ng preno. Lagyan ko na ngayon ng fluid tong ano, receiver niya. So make sure na DOT-3 ang ano niya. Kasi ito yung recommended dito sa Mazda. Okay. Empty na siya kasi ano, nagpalit ako ng brake line eh, tulo ng tulo kasi naubos. So kapag nagsasalin ng ganito, kailangan i-start yung sasakyan para higupin niya yung laman sa loob at ma-distribute niya sa mga brake line. Ayan, Kaul Jack, kinukuha natin yung hangin dito para tumigas-tigas yung brake pag pinapakan kasi malambot. Luwa nung hangin na trap.